Alamin naman natin ang latest update sa level ng tubig sa mga dam mula kay PAGASA hydrologist Jean Nievarez. Magandang tanghali po, Ms. Nievarez. Magandang tanghali din po sa inyo. Opo, kumusta po yung level ng tubig sa mga dam sa Luzon? Yes po, sa kasalukuyan nanatili pa rin nakabukas ang Ipo Dam na nasa Bulacan. Ito ay nakabukas ang kanyang dalawang gates, equivalent to 1.5 meter. Ang Ambuklao Binga na bandang Binget area po ay nanatiling nakabukas pa rin ang kanilang dalawang gates. At ang San Roque naman ay nakabukas pa rin ang kanyang two gates, equivalent to 2.5 meter. Sa ngayon po, ang lamesa din ay bahagyang bumaba pero above the overflow water level pa rin siya na nasa 80.39 meter. So sa ngayon po ba nag-overflow pa rin itong lamesa or nandun lang siya sa may limit niya? Opo, overflow pa rin po ito kasi hindi niya pa po na-meet yung below 80.15 meter. Mm-hmm. Yung ibang dam naman po na nabanggit nyo na nagbukas ng kanilang mga gates, itong mga gates ho ba ito ay malaki ho ba yung pinapakawalang tubig or hindi naman ganun kalawak yung ibinababang tubig? Yes po, itong San Roque Dam natin ay bahagyang tumaas po kanyang discharge pero ma-compare po sa yung river capacity natin na sir, kayang-kaya pa po saluhin ng ilog ng Agno ang discharge volume po ng San Roque. Ang Ipo naman po ay masyadong maliit po, 196 cms ang nilalabas niya, kayang-kaya pa po ng kapasidad ng Angat River po itong discharge ng Ipo Dam. Pero yung binabanggit niyo pong kakayahan ng mga ilog na ito ay yung discharge lamang na nanggagaling sa mga dam. Pero paano po yung mga discharge o yung mga tubig naman na nanggagaling sa ibang tributaries sa bukod dito sa nanggagaling sa dam na yan? Yes po, based po sa ating mapa po, itong Ipo ay dadaan po ng North Sagaray at ang Angat. So sa within those line po, wala po tayong ibang tributary except po yung galing sa Angat ng Angat Dam. Pero sa ngayon, wala pa pong discharge ang Angat. So ang lumalabas lang po doon sa tubig natin ay itong outflow po or discharge po ng Ipo Dam. Mm-hmm. Pero po bandang baba po, dito po bandang sa Pulilan and down to Bustos Dam, ito naman po ay apektado ng pag-discharge po ng Bustos Dam. Ang ating structure po ng ating Angat River. Mm-hmm. So sa ngayon, wala pa naman pong abiso na magbubukas pa ng mga karagdagang gates itong mga dam na inyo nabanggit? Opo, sa ngayon po, nanatili lang po sila sa two gates ang lahat po ng dams natin. Okay, sige po. Maraming salamat, PAGASA hydrologist Jean Nievarez. Magandang tanghali po. Salamat din po.